Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po. Naririnig niyo ba ako? Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong gawain at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mga ngayon po ay araw ng Biyernes kung saan tayo po ay meron pong prayer meeting. At bago po tayo sama-samang manalangin mamaya ay mag-aaral muna tayo ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay pinamagatan po nating Discovering Our Ministry. At kung tayo po ay may Biblia, basahin po natin ito sa aklat po ng Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang verse 12. Ito po yung ating teksto. Ano po? Sabi rito, it was He who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy sa oras na ito, tayo muna ay sumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sampahin po ang iyong dakilang pangalan. Kami po ay dumudulog sa inyo sa oras nito, nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ay makapagbulay-bulay po kami at makapag-aral ng iyong mga salita. Inaamin po namin sa aming mga sarili na wala kaming magagawa, Ama. Huwag kayo wala sa amin kaysa inyo lamang kami lubos na umasa at nagtitiwala at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming pong gawain ito, Diyos, sa aming Ama. Samahan niyo po lamang kami mula umpisa hanggang matapos po ito. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa at pagkaintindi, Panginoon, upang maunawaan po namin ang iyong pong mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa bawat isa, Panginoon, naglaan ng oras at panahon upang makasama po namin sa gawain ito sa gabing ito. Pagpalaan niyo po, Diyos, ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po kami samod na langin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay Discovering Our Ministry. Yan. So sa ating pong pagsisimula, sabi nga ang lesson na ating pong tatalakayin ngayon, ito yung nasa pangatlong aklat po ni Rick Warren na may pamagat po na Discovering My Ministry. Ano po? Pero sabi nga, bago natin i-take up ang lesson ito, mas nakakabuti daw po na ma-take up natin yung dalawang lesson na ating pong napag-aralan na nung nakaraan, yung Discovering Membership, ano po, yung dalawang aklat ni Rick Warren, at saka yung Discovering Spiritual Maturity. Kasi napaka-importante po na maunawaan natin iyon, importante po na pagdaanan talaga natin iyon. Sapagkat sabi nga, we are convinced that you must first be committed to membership in a church family and committed to the habits of spiritual maturity before you are ready for ministry. Yan, kaya importante daw na maunawaan kasi muna natin ang pagiging miyembro ng simbahan, sa pamilya ho ng Diyos, ano po, at magkaroon tayo ng pagtatalaga para sa mga pagpapalago ng ating buhay spiritual bago tayo magministeryo. Kaya nga, sabi nga, membership and maturity are the foundation of ministry. So, bago ka magministeryo, kinakailangan na intindihan po muna ang pagiging miyembro at pagpapalago ng iyong buhay Kristiyano. Kaya napaka-importante po talaga na dumaan tayo sa proseso ng pag-aaral bago tayo makapag-ministry talaga. Okay? Sabi nga ho ng Biblia, the Bible says that the pastors are the teachers. Ano po? Ang pastor, siya po yung teacher. At ang mga tao, ang mga miyembro, they are the ministers. Okay? So, hindi po yung pastor ang ministro ayon po sa pag-aral na ito, kundi dito itinatalakay na yung mga tao, yung mga miyembro, sila yung ministers. Ano po? Ang pastor siya yung tagapagturo, tagapanghuna, ano po? Pero ang talagang nagsiserve, nagmi-minister, ay walang iba kundi yung mga miyembro po ng simbahan. Okay? So, din sabi nga rito, our ministry are determined by our shape. Ano po? Yung ministry daw po natin, ito ay nakasalalay ho doon sa ating pong hugis o shape po natin na kung saan yung salitang shape ay ito'y acronym po ng
spiritual gifts, yung ating heart, yung ating pong abilities, yung ating personality, at yung ating pong experience. Ano po? Doon ho kasi tayo nahuhubog. At pag nahubog tayo doon, doon yun ho ang ating pong nagagamit sa pagkahubog na yun. Ito ang nagagamit natin sa pag may ministeryo. Kaya nga sabi nito, what God made us to be determines what He intends for us to do. Kung paano daw tayo inilikha ng Diyos, ito yung talagang gusto ng Diyos na ating pong gawin. Yan. Gagawa tayo sa ating pong buhay ayon sa pagkalikha ng Diyos sa atin. Kaya kinakailangan maintindihan natin yung ating layunin, ano po, sa ating pong buhay kung bakit tayo inilikha ng Diyos. Kaya sabi ito, we will understand the purpose we were created for when we were created for when we understand the kind of person we are. Kapag naintindihan natin kung sino talaga tayo at anong pagkalikha sa atin ng Diyos, doon daw natin maiintindihan yung layunin natin sa pagkalikha ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya pag naunawaan natin ito, naintindihan natin ito, ito yung sikreto para maunawaan natin, malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Kasi doon ho nakaugat yon. Ano po, yung pag-alam natin sa kalooban ng Diyos, nakaugat yun doon sa pagkalikha ho sa atin ng Diyos. Kaya gagalaw tayo ayon ho sa pagkalikha sa atin ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan ma-discovery natin yon, maintindihan natin yon kung sino tayo talaga para magawa natin ang kanyang layunin sa ating buhay at magawa natin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sabi nga, God is consistent in His plan for each of our lives. Ano po? Ang Diyos ay consistent po siya sa kanyang plano sa atin. Sa simula't simula pa lamang ng ating buhay, kaya nga sabi ng Bible, kahit naroon pa tayo sa diyan ng ating pong nanay, hinugis na tayo ng Diyos. Ano po? Mayroon na siyang plano sa atin at ang planong iyan ay hindi po nagbabago. Consistent po ang Diyos. Ano po? Kaya ipinagpapatuloy lamang po niya ito sa ating buhay hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa makagawa tayo ng paninilbihan ho sa ating Panginoon. At hindi ho nagbabago ang Diyos sa kanyang plano sapagkat alam na ho niya sa simula pa lamang kung sino tayo at ano ho ang pagkalikha niya sa atin. Siya ang lumikha sa atin, siyang humubog po sa atin. Kaya yung kanyang plano para ho sa atin ay permanente po yan hanggang sa mamatay na lang tayo sa mundong ito. Hindi po siya nagbabago, ano po, sa kanyang plano. Kaya nga sabi dito, he would not give us inborn talents and temperaments, spiritual gifts, and all sorts of life experiences, and then not use them. Hindi rin tayo bibigyan ng Diyos ng mga talento, ng pag-uugali, na ganito, ng mga spiritual gifts, ano po, at lahat ng mga experiences sa buhay, kung hindi man lang natin ito gagamitin. Kaya ho natin naranasan ang lahat ng ito, kaya natin na mayroon tayong ng lahat ng ito na mga ipinagkalaw sa atin ng Diyos para magamit natin para ho sa pagmi-ministeryo o paglilingkod sa Kanya. Okay? Kaya kapag sabi nga, by reviewing and studying these factors, we can discover the ministry God has for us, the unique way God intends for us to serve Him. Yan, kaya kapag atin pong inalam po, pinag-aralan talaga ang mga bagay na ito na meron ho tayo sa atin pong buhay, madidiscover natin yung atin pong ministeryo, kung ano po ang pagkalikha talaga sa atin ng Diyos. Kaya doon kasi tayo, nais ng Diyos talaga na manilbihan sa Kanya ayon sa pagkalikha niya sa atin. Kaya mga kapatid, kapag nadiscover natin ang atin pong ministry, ano po, nagkakaroon ito ng magandang resulta sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ito, the two results of discovering the ministry we've been shaped for are. Sabi ito, number one, fulfillment. Yan, magkakaroon tayo ng fulfillment sa ating pong buhay kapag ang ating pong ginagawa, ano po, ay yung ministeryo na talagang ibinigay sa atin ho ng Diyos. Hindi yung trabaho na gusto lang ho natin, pero hindi naman yun ang binigay ng Diyos sa atin. Pero kapag ang ating ginagawa ay yung talagang calling sa atin ng Lord, yung pagkalikha sa atin ng Lord, yun ang ating ginagamit sa ministry, magkakaroon tayo ng una-una fulfillment. Yung pangalawa, magiging fruitful po tayo. Yan. Yan ang pangalawa na magiging resulta, fruitfulness. Ano po? Magiging fruitful po tayo sa ating pong mga ginagawa kapag ang ating tinatrabaho o ginagawa o ministeryo ay yung pagkalikha talaga niya sa atin. Yan, napaka-importante
na ma-discover talaga natin yung ating pong ministry. Okay? Sa ating pong pag-aaral ngayon, unang-una sa ating pong pagtatalakay ay, sabi nga, the goal of our ministry. Yan. Ano po ang goal ng ating pong ministry? Sabi ito, ang goal natin number one, that we will discover our unique design or shape, ano po, for ministry and commit to developing and using our God-given gifts and abilities in serving God and others through our church family. So yun ho yung ating pong goal, ano po, ma-discover natin yung unique design po natin o shape po natin, ano po, para sa ministeryo at maitalaga ho natin, nang maitalaga natin ang ating pong sarili sa pagpapaunlad po ng ating pong mga God-given gifts o talents, ano po, yung ating pong mga abilities upang magamit natin sa paninilbihan sa Diyos at saka sa ibang tao sa ilalim po ng iglesia na kinabibilangan po natin o sa ating pong church family. Kaya lagi pong ang paninilbihan natin ay nakapaloob po doon sa iglesia. Dapat maunawaan natin yon. So yung pangalawa na goal ay sabi to that we will select and begin serving in the ministry of our church that best expresses what God made us to be. Yan. Ang goal po natin upang makapamili daw po tayo ng ministeryo na para ho talaga sa atin at magamit natin sa paninilbihan sa ilalim po ng iglesia na may kinabibilangan po natin para maipahayag natin ng mas mabuti o pinakamabuti na pagpapahayag natin ng ating mga sarili kung paano tayo nilikha talaga ng Diyos. Yan, napaka-importante na maunawa natin, ma-discover talaga natin yung ating pong ministry. So, kung tayo po ay nasa loob po ng iglesia at nanilbihan sa church, ano po, kinakailangan mayroon po tayong tinatawag na primary ministry. Yan. Lahat dapat tayo mayroon kanya-kanya hong primary ministry. Yung pangunahin talaga na ministeryo po natin. Kasi yun ho ang kinakailangan ma-discover natin yun kasi yun ho ang dapat po natin gamitin sa paninilbihan. Halimbawa sa akin, ang priority ko talaga sa pag-ministeryo ay yung pagtuturo o pangangaral. Ano po? Kaya kung mayroon akong iba pang mga ginagawa na ministeryo, yun ay secondary ministry na lamang. Ano po? Kaya mayroon tayong primary ministry at dapat mayroon din po tayong secondary ministry. Okay? So yung primary ministry, yun talaga yung pinaka-priority natin sa ating buhay. Kung ano po ang pagkatawag talaga sa atin ng Diyos. Pwede naman tayong gumawa ng iba't ibang klaseng ministeryo pero dapat huwag talagang maiwanan at mapabayaan yung ating pong pangunahin na ministeryo. Okay? So ngayon, pangalawa sa ating pag-aaral ay sabi rito, what the Bible says about ministry. Anong sinasabi ng Biblia patungkol sa ministry? Okay? Unang-una, tanong muna natin, what is ministry? Ano ba ang ministry? Sa definition po ng ministry, ang salitang ministry ay kinuha po sa salitang Greek na diakonos. Nang ibig sabihin ay to serve. Kaya pag sinabing ikaw ay minister, ikaw ay tagapaglingkod. Okay? Then, sabi to, ministry is using whatever God has given us to serve Him and the needs of others. So pag ikaw ay nagmi-ministeryo, ginagamit mo yung ipinagkalob sa iyo ng Diyos sa paninilbihan para ho sa kanya, sa Diyos, at pangalawa, sa kapwa o sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya tayo po ay nagmi-ministeryo sa Diyos at saka sa ating kapwa. Okay? Kaya nga sabi rito, we minister in three directions. Kapag tayo po ay naninilbihan daw po, mayroon pong tatlong patutunguhan ng ating pong paninilbihan. Una, we minister to the Lord. Yan ang una ho nating ministry sa paglilingkod o paninilbihan natin, unang-una talaga sa Diyos. Sabi nga sa Acts chapter 13 verse 2, basahin lamang po natin, ito po yung verse niya. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, set apart for me Barnabas and Saul to do the work to which I have called them. So ito po sila Pablo, ano po, si Barnabas at saka iba pang mga kapatiran. Sabi nito, sabang sila daw po ay nananalangin o nagpapasting at naglilingkod sa Diyos.
ay pinahayagan ho sila ng Banal Espiritu patungkol sa ministeryo ni Saul at saka ni Barnabas. So ito, pinapakita lamang ho dito na ang ministry ay una-una para ho sa Panginoon. Okay? Pangalawa na direction ng ministry ay to believers. Ano po? So tayo naglilingkod hindi lamang sa Panginoon, kundi maging sa ating kapatid sa pananampalataya. Okay? Kaya sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, "For God is not so unjust as to forget your work and the love you have shown Him as you have ministered to the saints and continue to minister to them." Yan. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, ay naglilingkod din daw tayo sa ating pong makapatid sa pananampalataya. Ano po? Yung mga saints dito, ito yung mga binanal ng Diyos at patuloy tayo naglilingkod ho sa kanila. Kaya ang ating ministeryo ay para din po sa ating kapatid sa pananampalataya. Din yung pangatlo na pinatutunguhan ng ating paninilbihan ay ang mga unbelievers din. Ano po? To unbelievers. Matthew 5:13 sabi rin nga, "You are like salt of the whole human race, but if salt loses its saltiness, there is no way to make it salt again. It has become worthless, so it is thrown and out and people trample on it." So kaya nga tayo daw ginawa ng Diyos na mga salt of the earth. O kaya nga, di ba, ang naunang talata yon doon ay sabi doon, "We are the light and the salt of the earth." Ano po? Tayo ginawang ilaw at asin ng sanlibutan. Ito, ibig sabihin po noon ay para ho makapagministeryo, makita sa ating buhay ang Diyos, ano po, at mapagministeryuhan po natin yung ibang tao, lalong-lalo na yung mga hindi mananampalataya. Kaya nga, sabi ng Bible, ano po, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Ano po? Kaya kinakailang paliwanagin natin yung ilaw natin, pag-alatin natin yung ating pong mga sarili o yung ating buhay Kristiyano. Ang ibig sabihin, maging good testimony tayo sa mga unbelievers. Kasi yun ho ang paraan ng ating pong paninilbihan para ho sa kanila upang sila'y makakilala ho sa Panginoon. Okay? Isa pa, sabi rito, "We minister to three areas of needs." Kapag tayo naninilbihan din po, ano po, naglilingkod, ay mayroong namang tatlong bahagi o area, ano po, ng pangailangan ng tao ang ating pong ministeryuhan. Una, we minister to people's physical needs. Ano po? Nagmi-ministeryo tayo sa pangailangan physical ng ating pong kapwa. Okay? Sabi nga sa Matthew 25 verse 35, "I was hungry and you feed me, thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you received me in your homes, naked and you clothed me. I was sick and you took care of me, in prison and you visited me." The king will reply, "I tell you, whenever you did this for one of the least important of these followers of mine, you did it for me." Ayan, ano po? So makikita po natin dito na isa po sa mga paninilbihan na ginagawa ay sa pamamagitan po ng pag-meet noong mga physical needs ng ating pong kapwa. Ano po? Kaya nga sabi ito, kung nagutom ako, pinakain nyo ba? Yan. Nung nauhaw ako, pinainom nyo ba? Nung ako ay stranger, ay pinatuloy nyo ba sa inyong pong tahanan? Nung ako ay hubad, binigyan nyo ba ng damit? Nung ako ay nagkasakit, ay inalagaan mo ba? Nung ako ay nakulong, binisita mo ba? Ayan. Kaya nga ho, sabi ng Panginoon, kung ano man ang iyong ginagawa daw sa iyong kapwa, ginagawa niyo ito sa akin. Kaya ang paninilbihan talaga ay sa physical needs. No? Kasama po yan sa ministeryo, sa pag-abot ng mga physical na pangailangan ng ating pong kapwa. Okay? Kaya nga sabi sa Matthew 10:42, isa pa, sabi ito, "You can be sure that whoever gives even a drink of a cold water to one of the least of these my followers, because he is my follower, will certainly receive a reward." Ano po? O kahit daw po magbigay lamang ng isang basong tubig na malamig doon sa iyong kapwa, yun ay paglilingkod na. May pagmi-ministeryo na yon at yun ho ay may gantimpala ho sa ating Panginoon. Okay? So sa physical needs. Pangalawa na area na ating pong pagmi-ministeryo, ano po, sa tao ay we minister to people's emotional needs. Yan.
yung emotional needs naman, yung pangailangan emotional naman ng ating ministeryuhan sa ating pong kapwa. Kaya nga sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, we urge you, our friends, to warn the idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. Ayan. Sa pamagitan po ng ating pong pagpapaalala na ito, ano po, sa pamagitan po ng ating pag-encourage, sa pamagitan po ng ating pagtulong, sa pamagitan po ng ating pagpapasensya, ay nakapagmi-ministeryo tayo sa emotional na pangailangan ng ating pong kapwa. Okay? So, importante po yon na maunawaan natin. At ang pangatlo na area ng buhay ng isang tao natin pinag-ministeryohan ay, sabi ito, we minister to people's spiritual needs. Ayan. Yun din po ang isang bahagi na ating pong pinag-ministeryohan sa tao. Yeah, 2 Corinthians 5:18, sabi rin, all this is from God who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. Kaya binigay sa atin ng Diyos ang ministeryo ng pagpapanumbalik o pagkipagkasundo sa Diyos, ano po, para makapag-ministeryohan natin yung tao. Kaya nga, ang ating pong trabaho actually is to share the gospel upang ang mga tao ay mahaligtas ang kanilang kaluluwa, mahaligtas ang kanilang espiritu, manumbalik sila sa Diyos. So, iyon yung mga spiritual needs ng tao, ano po, na ating pong ginagawa at pinag-ministeryohan. Sabi nga, sa Colossians chapter 1 verse 28, sabi doon, so we preach Christ to everyone with all possible wisdom, we warn and teach them in order to bring each one into God's presence as a mature individual in union with Christ. And verse 29, to get this done, I toil and struggle using the mighty strength which Christ supplies and which is at work in me. Yan ho, si Apostol Pablo, ano po, talagang nagsusumikap siya na maibahagi, may preach po si Kristo at maturuan yung mga tao na sila po ay maakay niya sa presensya ng Diyos at magkaroon ng kaugnayan kay Kristo Jesus. Ano po, so mga kapatid, yun ho ang ating pong ministeryo talaga, ano po. Eh, tayo po ay nagmi-ministeryo sa tao, sa kanyang physical, sa kanyang emotional, at sa kanyang spiritual na buhay. Okay? So, sa pangatlo sa ating pag-aaral ay yung the purpose of ministry. Okay? Sabi rito, God wants to use us to help others toward maturity. Yan. Gusto ng Diyos na tayo po ay gamitin niya para matulungan po ang iba, ano po, sa paglago sa buhay spiritual, okay, para lumago, ano po, ang isang tao o isang Kristiyano. Mga kapatid, napaka-importante yung purpose kung bakit tayo niligtas ng Diyos, kung bakit tayo ginawang minister ng ating Panginoon ay para makatulong ho sa ating pong kapwa sa kanilang paglago, ano po. Kaya nga ho, ang trabaho natin is to lift up our brothers, our sisters. Kinakailan sila ay lumago sa pamagitan po natin, ano po, hindi para sila i-degrade, hindi para sila ay iligaw o mawala sa ating sa pananampalataya o matisod, ano po, sa pamagitan ng buhay natin. Hindi, tayo ang ginagamit ng Diyos para sila ay mag-mature. Okay, kaya nga sabi nga there are different kinds of service to God, but it is the same Lord we are serving. So, di ba, meron tayong iba't ibang kaloob, meron iba't ibang ministeryo tayo sa paninilbihan ho sa Diyos. Pero isa lang naman yung Panginoon na ating pinaglilingkuran. Sabi pa dito, the Holy Spirit displays God's power through each of us as a means of helping the entire church. Kaya, di ba, misan kahit naman sino, hindi lang naman pastor, kahit sino, ay pwedeng gamitin ng Diyos, ano po, at maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya pong buhay para ho matulungan ang buong iglesia, ano po, sa paglago. Yan. Kaya hindi lang naman pastor actually ang ginagamit ho ng Diyos. Lahat tayo, kahit ordinaryong membro, dahil all our ministers nga, ano po, ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa pagpapalago ng iglesia o pagpapalago ng ating buhay spiritual. So kahit halimbawa ako bilang pastor, ako ay na-encourage din, ako ay napapalago din sa ating aking buhay spiritual kapag nakakita din po ng mga kapangyarihan ng Diyos na ginagawa niya sa buhay po ng mga mananampalataya. Okay? Yeah, sabi dito, all of us together
at the body of Christ, and each one of us is a separate and necessary part of it. Yan, tayo ay lahat ay bahagi sa katawan ni Kristo at bawat isa sa atin, kahit iba-iba ho ang ating pong bahagi, ano po, mayroong kamay, may mata, may tainga, may paa, ano po. Pero sabi to, lahat tayo ay kabahagi sa katawan ni Kristo at kailangan po at importante po tayo sa katawan ni Kristo na ito. Okay? Kaya tayo po ay nagmi-ministeryo ayon sa pagkalikha ho sa atin. Kaya kung ano ka man, sino ka man sa katawan ni Kristo, gamitin mo ang iyong abilidad, ang iyong kakayanan sa paninilbihan para ho sa Diyos at saka sa iyong kapwa. Okay? So ngayon, pang-apat sa pag-aaral ho natin ay the priority of ministry. Okay? Tingnan po natin ngayon ang mga priority sa ministeryo. Okay, tingnan natin. Una-una, sabi ito, we have been created for ministry. Eh, mga kapatid, una-una na dapat nating maunawaan at maintindihan na tayo po ay nilikha ng Diyos, una-una, para ho magministeryo. Hindi para laging, para paglingkuran lang, ano po, kundi para maglingkod. Yun ho talaga ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Kaya nga, sa Ephesians chapter 2 verse 10, God has made us what we are, and in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. Ano po, kaya ho tayo ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus upang gumawa ng mabuti para magministeryo. Ano po, na inihanda na ng Diyos noon pa mang una, sabi rito. Okay? Pangalawa, sabi ito, we've been saved for ministry. Yan. Kaya ho tayo ay niligtas ng Diyos para ho magministeryo. Ano po, kaya hindi po tayo iniligtas para sa wala. Ano po, kundi iniligtas tayo ng Diyos para magministeryo. Kaya sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, He saved us and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose and grace. He gave us this grace by means of Christ Jesus before the beginning of time. Yan, sabi rito, tayo daw po ay niligtas ng Diyos, tinawag ng Diyos, ano po, para maging kanya. Yan, sabi ito, hindi lamang para, ang pagkatawag nito o pagkaligtas natin ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa, kundi tayo ho ay niligtas ng Diyos sa isang layunin. Okay? At para sa kanyang biyaya o grasya. Kaya mga kapatid, niligtas na tayo ng Diyos para sa kanyang kagustuhan at yun ho ay yung paninilbihan sa Diyos. Kaya nga ho, sabi nga, we are saved to serve. Tayo ay naligtas para makapaglingkod. Okay? At ang pangatlo, sabi ito, we have been called for ministry. Yan, tayo ay tinawag ng Diyos para magministeryo. So maliban sa tayo po ay naligtas, tinawag din po tayo ng Panginoon para ho magministeryo. Kaya yung dahilan kung bakit tayo po ay tinawag ng Panginoon para ho talaga manilbihan ho sa Kanya. Galatians chapter 1 verse 15, sabi doon, But God in His grace chose me even before I was born and called me to serve Him. Yan, yung sabi ho ni Apostol Pablo, ano po? Ang Diyos ang tumawag sa kanya yung, dahil sa biyaya ng Panginoon, ano po, siya ay tinawag ng Diyos kahit noon pa lamang bago pa siya ipanganak, sabi. At siya ay tinawag, sabi nga, para manilbihan sa Diyos. Kaya, mga kapatid, dapat maunawaan natin at maintindihan natin na bago pa man tayo ipinanganak sa mundong ito, alam na ng Diyos na tayo po ay talagang tinawag niya para magministeryo o maglingkuro talaga sa kanya. Kaya sa Ephesians chapter 4 verse 1, sabi doon, I, therefore, the prisoner of the Lord, urge you to live in a way that is worthy of the calling to which you have been called. Kaya bawat isa sa atin, kung paano si Pablo ay tinawag ng Diyos, ay bawat isa sa atin din po ay tinawag din ng Panginoon para maglingkod talaga sa Diyos. Kaya sabi ito, mamuhay tayo ng karapat-dapat sa ayon sa pagkatawag po ng Diyos ho sa atin. Kasi tinawag tayo ng Panginoon. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi doon, But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people to be His very own and to proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Okay? Kaya tayo tinawag ng Diyos para ho mula ho sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan para ho manilbihan po sa Kanya.
Kaya nga, sabi sa verse 10, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Yan, dati, wala ho tayo sa Diyos, hindi tayo tao ng Diyos, pero ngayon tayo po ay mga tao na ng Diyos. Ano po, tumanggap tayo ng habag at awa ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po talaga ay tinawag ng Diyos para sa kanyang ministeryo. Kaya yung ating pong primary identity, dapat maintindihan natin, sabi nga, we are ministers of Jesus Christ. Yan, dapat maintindihan natin yon na tayo po ay mga ministro ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po? Okay? So, pang-apat, sabi po rito, we've been gifted for ministry. Tayo po ay pinigyan ng Diyos ng kaloob para ho manilbihan. Ano po? Kaya nga ho, actually, lahat ng tao ay merong kanya-kanya hong, lahat ng mga anak ng Diyos, ano po, ay merong kanya-kanya pong kaloob yan. Kaya ho tayo binigyan ng kaloob ng Diyos ay para ho magamit sa kanya hong ministeryo. Kaya sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi roon, as good servant managers of God's grace in its various forms, serve one another with the gift each of you has received. Ano po? Paglingkuran daw po natin ang isa't isa sa magitan ng kaloob o regalo na binigay sa atin ng Diyos, yan, ano po, tayo po ay talaga maglingkod sa ating pong Panginoon. Gamit po ang gift na mayroon ho tayo ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya, hindi naman tayo pwedeng bigyan ng Diyos ng kaloob na hindi man lang natin magagamit. Kaya tayo binigyan ng gift para magamit niya sa kanyang ministeryo. Okay? Then, isa pa, sabi ito, we've been authorized for ministry. Yan, tanda natin mabuti mga kapatid, tayo po ay binigyan ng kapangyarihan o kapamalaan para ho magministeryo. Ano po, kaya kung tayo man ay nagmi-ministeryo, hindi po ito dahil sa gusto lang ho natin, kundi tayo po ay talagang sinangkapan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan para ho magamit sa ministeryo. Kaya ang ating authority ay hindi galing sa atin, kundi galing talaga sa Diyos. Kaya sabi nga sa Matthew 28 verse 18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya sa verse 19, sabi ito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano po? So binigyan tayo ng Diyos ng otoridad, ano po, authority, para ho mangaral o magministeryo, mag-disciple, mag-share ng Word of God, lahat ng kung ano po yung kaloob natin, kung ano po yung ministry natin, binigyan tayo ng authority ng Lord para gamitin ito sa ministeryo. Okay? Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you in behalf of Christ, be reconciled to God. So tayo daw po ay ginawang mga ambassadors ni Kristo. Pag sinabi ambassador, tayo po ang pinagkatiwalaan para i-represent po ang ating pong bayan, ang kaharian ho ng Diyos dito sa lupa. Kaya meron tayong authority. Kapag nagsalita ho tayo, ano po, ating pong nire-represent ang kaharian ho ng Diyos. Kaya napaka-importante na maintindihan natin ito. Ano po, we are authorized. Okay? We have been authorized for ministry. Okay? Another one, sabi rito, we are commanded to minister. Yan, tayo po inutusan, mga kapatid, inutusan tayo ng Diyos para maglingkod o magministeryo. Muli, doon sa Matthew 28 verse 19, sabi doon, go therefore and make disciples of all nations. Ano po? So inutusan tayo na talagang humayo, gawin natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Matthew 20 verse 28, sabi doon, that's the way it is when the Son of Man, He did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for the people, for many people. Ano po? So kung ang Panginoon Jesus nga ay talagang naglingkod, dapat ganyan din po tayo ay naglilingkod din po. Ano po? Kasi inutusan tayo ng Panginoon. E sa Colossians chapter 4 verse 17, sabi doon, and tell Archippus, be sure to finish the task you were given
in the Lord's service. Yun ang paalala ni Apostol Pablo sa kanyang kay Archippus, ano po, siguraduhin mo, tiyakin mo na matapos po ang iyong trabaho na pinagkalob sa iyo ng Diyos sa kanyang paninilbihan sa kanya. Kaya yun ay utos, ano po, talagang commanded po tayo ng Lord para po sa pagmi-ministeryo. Kaya mga kapatid, napaka-importante na maunawaan natin iyon. Kaya hindi lamang po sa kagustuhan natin kaya tayo naglilingkod, kundi ito po ay talagang iniutos ng Diyos sa atin para magawa natin ang paglilingkod. Okay? Then sabi pa rito, isa pa, we are to be equipped for ministry. Yan, kailangan tayo po ay na-equip daw po para po sa pagmi-ministeryo. Nasanay ho tayo o sinanay ho tayo para sa paninilbihan. Ano po? Kaya nga ho, doon sa ating pong teksto kanina sa Ephesians chapter 4 verse 11, sabi roon, it was he who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. So ano ho ang dahilan bakit ho may pumili ang Diyos ng mga lingkod niya na tulad po ng apostle, prophets, evangelists, pastors, teachers. Ano po? Sabi ito, he did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. Yan. Kaya ginawa niya ito, ginawa ito ng Diyos, ano po, na mag-train ng mga leaders para ho magamit ho, mag-equip po ng mga tao sa simbahan, ano po, para magamit sa ministeryo. Yo, kaya yun ang dahilan kung bakit ito mayroon po mga pastors, teachers, evangelists, ano po. So yung fourfold ministry na ito, ano po. So importante po yun. So, kaya we are to be equipped for ministry. Kaya kung gusto natin talaga manilbihan, maglingkod, at maging magaling sa paninilbihan, kinakailangan dumaan tayo sa mga pagsasanay. Okay? Importante po yun. Next, another one is, sabi to the body of Christ needs my ministry. Yan. Ang katawan ni Kristo o kaya ang iglesia na po ay nangangailangan o kailangan niya ang ating pong paninilbihan. So mga kapatid, kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala akong part sa gawain, wala akong part sa ministeryo. Well, kahit sino man tayo at anuman ang ating pong kalalagayan, ay lahat tayo ay kailangan ho sa iglesia. Kailangan ni Kristo ang ating pong ministeryo. Yan. 1 Corinthians 12:27, sabi doon, all of you are Christ's body and each one is a part of it. Ano po? Lahat tayo kabahagi sa katawan ni Kristo. Pwede bang sabihin halimbawa ikaw yung kalingkingan sa katawan ni Kristo? Pwede bang sabihin ni Kristo sa iyo na hindi kita kailangan? Diba, hindi naman pwede yun. Lahat ng bahagi ng katawan ay kailangan. Ano po? So ganoon din po, kahit ikaw ay sino man, basta ikaw ay kabilang sa kanyang katawan, sa katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia, ano po, ay lahat tayo ay kailangan tayo sa ministeryo. Okay? Kaya sabi ito, ministry always function in the context of the church family. So ang pagmi-ministeryo ay lagi pong ginagawa ito sa ilalim po ng iglesia. Ano po, dapat maintindihan natin yon. Kaya dapat maunawaan natin na lagi hong may kinalaman po ang iglesia pagdating ho sa ministeryo. Kaya hindi ka pwede mag-ministry kung wala ka sa ilalim po ng isang iglesia. Dapat maunawaan natin yon. Ano po, hindi ka pwedeng gumawa at trumabaho sa labas at wala kang kinabibilangang simbahan. Kaya lagi pong talagang may connection sa church, ano po, ang pagmi-ministeryo. Okay? Matthew chapter 9 verse 36, sabi doon, as he saw the crowds, his heart was filled with pity for them because they were worried and helpless like sheep without a shepherd. So he said to his disciples, the harvest is large, but there are few workers to gather it in. Pray to the owner of the harvest that he will send out workers to gather in his harvest. Ano po? Yun ang sabi ng Panginoon, marami pong aanihin, marami pong trabaho, pero kakaunti nga ho yung ang mga lingkod o yung mga magtrabador. Kukunti po yung mga workers, ano po. Kaya anong dapat gawin? Pray to the owner of the harvest. Manalangin daw po sa Diyos na magpadala ang Diyos ng kanyahong mga
anak na talagang maglilingkod o magtatrabaho sa kanyang kubasan. So, you know, ang kailangan po, ano po, na tayo ay kailangan sa iglesia o sa katawan ni Kristo bilang kanyang mga ministro. Kaya tayo po ay dapat maglingkod talaga sa Diyos sa ilalim po ng kanyang pong iglesia. Okay, another one, sabi ito, we are accountable for our ministry. Yan, sa ministry po natin ay accountable din po tayo. Kapag tayo naglilingkod, may pananagutan din po tayo doon sa pinagkaloob sa atin. Ano po, kaya sabi sa Romans chapter 14, verse 12, every one of us then will have to give an account to God. Ano po, lahat tayo na pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan sa paninilbihan ay magbibigay sulit din naman sa Panginoon. Kaya sa bawat ginagawa natin sa ministeryo ay may pananagutan ho tayo sa Diyos. Kaya gawin na raw po natin ang pinakamabuti nating magagawa para ho sa ministeryo. Katulad halimbawa ng parable of the talents sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang verse 30, ano po, na kung saan ang may pinagkatiwalaan po ng 1,000, may pinagkatiwalaan ng 2,000, may pinagkatiwalaan ng 5,000, ano po, pero itong pinagkatiwala sa kanila ay kanila din pong pinanagutan sa kanilang amo sa pagbabalik ho ng kanilang amo. Ano po, nakita ho natin doon na ang yung mga faithful servant, yung pinagkatiwalaan ng 5,000 at saka yung pinagkatiwalaan ng 2,000 ay naging faithful sila, kaya sila po ay ginantimpalaan. Ano po, pero yung pinagkatiwalaan ng 1,000, dahil hindi po siya naging faithful, siya naman ay naparusahan. Yung sinasabi po rito ay mayroon kasing pananagutan doon sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos para magamit natin sa ministeryo. Kaya kung ano man ang mayroon tayo, gamitin natin ito ng maayos para sa Diyos at sa ating pong kapwa sa ilalim po ng iglesia na ating pong kinabibilangan para ho tayo ay gantimpalaan ng Diyos. Okay? Another one is sabi to, we will be rewarded for our ministry. So mga kapatid, napaka masarap isipin na kapag tayo po ay naglilingkod, ano po, ay gagantimpalaan naman tayo ng Diyos sa ating pong mga paninilbihan. Kaya kung paano tayo ay kapag nagtrabaho dito sa lupa, sa mga company, ano po, ay mayroong sweldo, sa Diyos naman ay mayroon din naman, hindi naman ito nalilingid sa Panginoon, mayroon din naman reward tayo na pwedeng tanggapin ho sa ating pong Panginoon. Kung hindi man natin makamtan dito sa lupa, ay pwede natin makamtan sa kabilang buhay. Ang mahalaga ay mayroon po tayong reward na dapat po natin matanggap, sapagkat ang Diyos naman is ay Diyos na hindi naman nagkakalimot sa atin. Kaya nga sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people. Kaya ano man daw ating ginagawa, gawin ito natin ng bukal sa ating kalooban, kung paano natin ay itong paglilingkod na ito ay ginagawa natin para sa Diyos at hindi lamang sa ating kapwa. Remember that the Lord will give you as a reward what He has kept for His people, for Christ is the real master to you serve. Yan, di ba? Ang Diyos ay talagang gagantimpalaan niya tayo. Ano po, kapag tayo po ay talagang tapat sa paninilbihan. Kaya nga, pagdating mo dun sa Matthew 25 verse 23, dun sa parable of the talents, muli, ano po, yung mga ginantimpalaan po, yung mga faithful servant. Kaya nga sabi doon, well done, you good and faithful servant, said his master, you have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness. So yun, no? Ano po, talagang mayroong gantimpala sa pagmi-ministeryo. Kaya mga kapatid, huwag ho tayo mag-atubili sa paglilingkod at manilbihan talaga tayo sa ating pong Panginoon. Kasi hindi naman yun mawawala ng saysay ang ating pong paninilbihan. Kapag ginawa natin ang taos sa ating puso, talagang mayroong gantimpala na ihihanda sa atin ng Panginoon. Okay? Another one, panglima, ay the procedure, how to discover our ministry. Yan, para daw po ma-discover natin ang ating ministeryo, narito po ang procedure. Una, dedicate our body. Yan, unang-una daw po sa para ma-discover ang ating ministeryo, kinakailangan italaga natin ang ating pong sarili
sa Diyos. Unang-una, sa Romans 12 verse 1, sabi doon, I therefore urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifices that are holy and pleasing to God, for this is the reasonable way for you to worship. Ano po? Kinakailangan ialay daw po natin, ihandog natin ang ating po mga sarili sa Diyos. Yan ang una. Pangalawa, sabi rito, eliminate competing distractions. Yan, para daw po ma-discover natin yung ating ministeryo, kinakailangan alisin natin yung mga kakompetensya na sa ating pong buhay na nakakahad lang po sa ating pong paglapit sa Diyos. Ano po? Romans chapter 12 verse 2, sabi doon, do not be conformed to this world, but continually be transformed by the renewing of your mind so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect. Yan. So, i-eliminate natin yung mundong ito, ano po, na siyang humahadlang sa ating pong paglapit po sa Diyos. Okay? Pangatlo, sa procedure na ito, ay sabi ito, evaluate our strengths. Yan. Kinakailang ma-evaluate po natin yung ating kakayanan. Ano po? Nasabi sa verse 3 ng Romans chapter 12, for by the grace given to me, I ask every one of you not to think of yourself more highly than you should think, rather to think of yourself with a sober judgment on the measure of faith that God has assigned each of you. Yan. So, para ma-discover natin yung ating pong ministeryo, ano po, ay huwag po natin, evaluate po natin ang ating pong mga sarili. Huwag daw po natin isipin ang ating mga sarili ng higit na nakakaalam ayon po sa ating pong iniisip, ano po. Kundi ay talagang suriin natin mabuti ang ating mga sarili, evaluate natin kung ano po hanggang saan po yung measurement ng pananampalataya na mayroon tayo na pinagkaloob sa atin o ng Diyos. Kasi napakahirap mag-ministeryo, alimbawa, nang hindi mo naman kaya kung hanggang saan ka lang, doon ka lang sa pag-ministeryo. Kaya importante po yung evaluation ng ating kakayanan. Okay? Another one ay sabi ito, cooperate with other believers. So sa pag-ministeryo, kinakailan natin makipagkaisa sa ibang mananampalataya. Romans 12 verse 4, sabi doon, for we have many parts in one body, but these parts do not all have the same function. In the same way, even though we are many people, we are one body in the Messiah and individual parts connected to each other. So tayo po ay iba-iba, marami ho tayo, pero iba-iba ho ating bahagi sa katawan ni Kristo, pero lahat tayo ay nagkakaisa sa sa pagtatrabaho at bawat isa sa atin ay gumagawa ayon sa ating pong kinalalagyan, ano po. So kinakailangan makipag-cooperate po tayo para sa ayos, ikauunlad ng katawan ni Kristo. Yan, kaya importante yung cooperation. Okay? Kaya ang sabi ito, every member is a minister in Christ's body. Every member has a different function. Every member's ministry is important. And every member belongs to the others. O yun ang sinasabi ho doon. Ano po? Kaya lahat tayo ay kabilang ho sa katawan talaga ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sabi pa rito, in the same way, all of us, whether Jews or Gentiles, whether slaves or free, have been baptized into one body by the same Spirit, and we have all been given the one Spirit to drink. Ayan, lahat tayo, maging Hintil man, maging Hudyo man, ay isa ho ang ating pong espiritu na ating pong nakamtan sa ating pong buhay, kaya tayo po ay dapat magkaisa. Okay? 1 Corinthians 12:21, sabi doon, so then the eye cannot say to the hand, I do not need you, nor can the head say to the feet, well, I don't need you. On the contrary, we cannot do without the parts of the body that seem to be weaker, which the more beautiful parts of do not need. God himself has put the body together in such a way as to give greater honor to those parts that need it. Ano po? So tayo lahat ay talagang kabahagi bilang kabahagi sa katawan ni Kristo. Hindi natin pwedeng sabihin sa anumang bahagi na hindi ko kita kailangan. Ano po? Hindi ko kayo kailangan, hindi kita kailangan, hindi ganon.
lahat ang bawat isa sa atin ay kailangan ho sa katawan ni Kristo. Okay? Kaya kinakailangan makipag-cooperate talaga with other believers. Isa pa, pang lima ay sabi rito, activate our gifts. Yan. Kaya kung ano man yung kaloob na meron tayo, sabi rito, activate na po, gamitin na po natin ito. Yan. Kaya kailangan pag na-discover natin, gamitin natin, huwag natin pabayaan yon. Kaya sa verse 6 ng Romans chapter 12, sabi doon, so we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. If our gift is to speak God's message, we should do it according to the faith that we have. Diba? If it is to serve, we should serve. If it is to teach, we should teach. If it is to encourage others, we should do so. Yan. Kaya kung ano yung talagang kalog mayroon tayo, anong ministeryo mayroon tayo, gawin natin ito. Whoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others should do it cheerfully. Yan. So lahat ng mga kalob na meron tayo, gamitin natin at gawin natin ito para sa ministeryo. Yan. Kaya kung ano man ang iyong kalob, gawin mo ito. Kung ito yung primary ministry mo. Okay? Gawin mo ito ng, para sa ating Panginoon at para sa ating kapatid sa pananampalataya. At kung hanggat maaari, kung magagawa natin, ay gawin din po natin ating ministry para sa hindi mananampalataya sa magitan ng pagpapakita natin ng maganda halimbawa. So mga kapatid, napaka-importante po ng ating pong ministeryo. Okay? Kaya discovering our ministry. Sa ating pagtatapos, sabi nga, it is important to discover our ministry because through it, we can serve God according to His purpose. Kaya kung alam natin yung ating pong ministeryo, ministry ano po, yun ang magagamit natin para sa paninilbihan natin sa Diyos. Ayon sa kanyang pagkatawag sa atin, ayon sa kanyang layunin para sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, sabi nga, God gave us talents, abilities, gifts, at marami pang iba for us to use it in our ministry. Yan. Kaya tayo binigyan ng mga gifts na ito, mga kakayanan na ito, mga talento na ito sa ating pong buhay, hindi para baliwalain lang o para sa wala. Hindi po. Binigyan tayo nito para magamit natin sa kanyang ministeryo. So therefore, we must serve God according to the ministry that we have. Yan. Kung ano po ang ministeryo na mayroon tayo, paglingkuran natin ang Diyos sa magitan ng ministeryo na mayroon po tayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Hayaan natin na patuloy tayo makapanilbihan sa ating pong Panginoon. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ayan. Dyan muna tayo sa ating pag-aral. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin ko Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo sa oras nito, aming Ama. Muli kami po nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong mga salita namin po na pagbulay-bulay na pag-aralan na siyang patuloy na nagtuturo sa amin patungkol po sa discovering our ministry. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay maunawaan, maintindihan po namin, O Diyos, kung ano po ang iyong pagkatawag po sa bawat isa po sa amin upang ito'y magamit namin, O Diyos, sa paninilbihan po sa inyo at sa amin pong kapwa. Lord, pagpalain niyo po, Diyos, ang inyong mga salita. Ito nawa ay maging daan upang maunawa namin, ma-discovery namin, Panginoon, ang amin pong calling sa amin pong buhay, ang amin pong ministeryo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa aming mga puso. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Pamis sa dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, yaman ngayon po ay araw ng Biyernes at tayo po ay may prayer meeting. Kaya inayon po natin ang maglilid po sa ating pong sama-samang pananalangin. Naka-assign. Sister Aida, nandiyan ka ba? Hello, good evening.
Wala po si Sister Aida. Ayan dyan na po. Wala si Sister Aida? Nasaan si Sister Aida? Sister Aida, parang wala siya. Absent. Wala. Sinong gusto mag-pray? Wala siya. Wala po. Ako susunod kay Sister Aida. Apo. Sinong gusto mag-pray? Ako na lang mag-pray po. Para next Sunday siya. Ay, next Friday siya. Ba't umabsent? Umabsent eh. Ah, wala siya talaga, Sister Sol? Wala po. Hindi po siya nakasali. Ah, sige po. Ako na rin yung mag-pray. Tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon na aming tagapagligtas. Ang mamanal na sa amin kumakalinga. Patuloy ka po namin pasasambahin, pupurihin, pasasalamatan sa pamagitan ng aming panalangin at pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagpapasiyasat ng aming mga puso. Tunay po na wala kaming maililihim, sapagkat kami hayag ahubad sa iyong harapan. Sa amin pong nasabi na hindi nagbigay kabuluhan sa iyong harapan, sa aming naisip na hindi narapat, at sa mga amin pong ginawa na lihis sa inyong kagustuhan. Panginoon, patawarin niyo po kami at linisin ng dugo na iyong anak na si Kristo. Patuloy ka po namin pasasalamatan sa masandaling ito. Sa gabi na ito, may pinagkaloob niyo po sa amin. Sa buhay na patuloy niyo pong ipinahihiram sa amin, sampu po na aming mahal sa buhay. Salamat po sa kalakasan na aming physical na pangangatawan, sa pagkain na aming kinain, sa tubig na aming naiinom, sa damit na aming isusuot. Tunay po na isa man sa amin ay hindi makapagmamalaki sa iyong harapan, sapagkat anuman po ang meron kami ay mula sa inyo. Salamat po sa iyong mga salita sa amin na sa amin ay bumubuhay, tanglaw ng aming buhay at landasin. Salamat po, Panginoon, sa pagkalinga. Salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin at higit sa lahat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw na iniukol niyo po sa amin. Salamat sa iyong mga sandaling ito na malaya kaya kami nakakalapit upang sambahin ka ng tapat at totoo. Inaamin po namin na wala po kami magagawa naman ang aming naisin malibang ito ay iyong ipagkaloob sa amin. Kung kami po ay hiwalay sa inyo, wala po kaming magagawa at tunay na walang kabuluhan ng aming buhay. Dalangin po namin sa masandaling ito na anuman po ang aming sambitin sa pamitan ng mga panalangin ay katagpuan po kami at dingkin. Iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay at kakapin niyo po kami sa inyong mga busy. Panginoon, nagkakaisa po kami sa panalangin ngayon at sama-sama itinataas sa inyo. Panginoon, dalangin po namin ang bansang Pilipinas na patuloy na inyong kaawaan at pagbukulog sa pagkakalugmok sa utang, Panginoon, kahirapan. Lalo na po sa panahon na ito na hindi pa po kami nakakalaya sa COVID-19 na pandemic. Dalangin po namin ang aming mga kababayan na sobrang hirap na dinaranas at umaasa na lamang sa sariling lakas at sa mga tao na makapangyarihan. Patawarin niyo po ang mga kababayan namin ganito. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan na kayo po ang aming pag-asa, muog at sandigan sa lahat ng pagkakataon. Dalangin din po namin ang nalalapit na eleksyon. Tanging kayo lamang po o nakakasiliksik ng kaisipan ng mga at mga layunin ng mga kandidato. Tanging kayo po ang nakakaalam ng katotohanan at hindi sa kanilang mga panukala. Panginoon, kahabagan niyo po kami. Ang bansang Pilipinas, kayo po ang magluklok ng bagong tagapanguna ng bansang ito. Itong may presidente, vice president, senator, gobernador, mayor, ito may ni local o national, tulungan niyo po kami mga boboto. Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, ng kaalaman at katalinuhan sa pagpila ng iboboto, yung naayon sa inyong kalooban. Maging aming church, Panginoon, dalangin namin sa iyo. Local man ito, Panginoon, dalangin po national, patuloy nawa ang pagsama ng iyong banal na espiritu sa mga pastor.
Higit sa lahat sa pangunguna po ni Pastor Tino at higit po sa lahat din sa JGL San Pedro kung saan po kami noon nyo inilagay at sa pangunguna po ni Pastor Andrew Luna. Hiling po namin ang iyong double portion of your anointing sa aming pastor. Tulungan nyo po siya, Panginoon. Magpahayag kayo sa kanya ngayong mga salita kung paano pa po kami makakasunod sa inyong kalooban. Dalangin po namin ang kongregasyon ng JGL San Pedro. Ang mga membro na hindi na po namin nakakasama o nakakausap gawa ng pandemic na ito. Nawa, Panginoon, katagpuin niyo po sila at ilagay sa kanila mga puso't isipan at maging na ang araw, Panginoon, ng fellowship ay makasama namin sila kung saan namin kayo sasambahin, Panginoon, at pupurihan. Nawa, kauhawa nila ang mga pagtitipon na nauukol sa inyo. Kayo pong umabot sa kanila at huwag niyo pong hayaan na sila ay manlamig. Panginoon, tulungan niyo po na muling magningas ang namang baga na meron pa sila, Panginoon. At hayaan niyo po na kayo po, Panginoon, ang kumatag po sa kanila. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na bigyan pa ng lakas, Panginoon, upang makausad o makahakbang patungo sa inyong landasin. Ano man po ang kanilang pangangailangan, financial man ito, material, emosyonal, Panginoon, kayo po ang may bigay ng kasapatan at alisin niyo po ang takot sa kanila sa inyo lamang sapagkat ito po ay sa inyo lamang namin matutagpuan. Dalangin din po namin ang aming mga kapatiran na nagtatrabaho. Increase at promotion, Panginoon, na patuloy namin hinihiling sa iyo. Sa mga naghahanap ng trabaho, dalangin po namin sa iyo na pagkaloban niyo po sila ng trabaho, Panginoon, na naukul sa inyo. Sa mga nagnais din po na magtayo ng negosyo, Panginoon, tunay po na ang binhi na namumunga ng sagana ay sa inyo nagmumula. Sa mga ama po ng tahanan, Panginoon, na napupumilit o nagsusumika, Panginoon, na may taguyod ang kanilang tahanan, dalangin ko po, Panginoon, na sa kabila ng kanilang pagsusumikap, nawa ay makatagpo pa rin niya po kayo at ilagay niyo po sa kanilang mga puso na kayo pa rin ang pinagmumula ng lahat ng bagay na huwag sila, Panginoon, mawawala ng connection sa inyo sa kabila ng kanilang kabisihan. Dalain ko rin po sa inyo, Panginoon, maging ang mga ina ng tahanan. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at katalinuhan sa pamumuna sa kanilang tahanan, Panginoon. Dalain ko rin po na tunay na kayo pa rin ang maging sentro ng bawat tahanan, Panginoon. Dahil wala pong mahirap sa inyo. Mahirap man po ang buhay, subalit kung kayo po ang aming kasama, wala pong mahirap dahil kayo po ang magbibigay sa amin ng lakas. Dalain ko rin po sa inyo, Panginoon, na magtiwala kami sa iyo dahil hindi po mabibigo ang tunay na umaasa sa iyo at nagtitiwala ng lubusan. Patuloy po, Panginoon, na dalangin din po namin sa iyo sa gabing ito ang aming napag-aralan. Panginoon, sabi niyo po, kami po ang ambassador ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa iyo, tatulungan niyo po kami. Hubugin niyo po kami ayon sa iyong pugis na naisin, Panginoon, sa ikalulugod ng iyong dakilang ngalan. Dalangin po namin sa iyo sa gabing ito, anumang aming nasambit sa panalangin, Panginoon, ay inaangkin po namin na ito ay amin ang natanggap, Panginoon. Sabi mo, anumang hilingin namin sa panalangin, manalig kami na ito ay aming natanggap at ito nga ay aming matatanggap. Ang sabi mo po, kung kami mananatili sa inyo at mananatili sa amin ay yung mga salita, anumang aming hilingin ay iyong ipagkakaloob sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming sa iyo ay nakalalapit sa pamamagitan ng mga panalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito, anuman po, Panginoon, yung mga personal pa po namin na panalangin, ay kayo po ang nakakaalam. Hindi man po namin masambit. Batid niyo po alaman ang aming mga isipan. Batid niyo po ang aming mga kakulangan at aling pang mga kakailanganin, Panginoon. Kaya inilalapit po namin ito sa inyong lahat. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ito po ay makarating nawa sa iyong kaluwalhatian at maging isang mabangong samyo.
Ito po, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyong dakilang pangalan at itinataas sa pangalan ng anak. Sa pangalan ni Jesus, makapangyarihan sa lahat. Amen. 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 Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang.